Nagtatrabaho na bilang service crew sa Qatar si Donna Marie Corpus nang makilala niya online si Yasi. Nag-offer si Yasi ng mas magandang trabaho, mas magandang working conditions. Sa Qatar, kumikita si Donna Marie ng katumbas na 19,000 hanggang 20,000 pesos isang buwan. On the other hand, ang pangakong sahod ni Yasi sa kanya bilang barista ay 2,500 riyals o halos 33,000 pesos. Hindi lang yon. Libre na po lahat. Pati accommodation mo, pagkain, ako, libre. Accommodation, transport, yun na po, libre na po lahat. Kaya syempre po, parang mas naingganyo ko. Kung ikaw, hindi ka ba maingganyo? Si Yasi ay si Daisy Soriano Ramos, illegal recruiter. Sa sitwasyon ng biktimang si Donna Marie, naging vulnerable siya sa panluloko ni Yasi. Noong time po na nandun ako, kasi gusto ko na rin pumuwi kasi matagal na rin po ako nung hindi nakakapag-vacation, gawa nga po ng pandemic. Parang nag-decide po ako na mag-resign, tapos lumapit po ako sa kanya. Tinanong po siya, hindi available na po siya na ako. Sabi niya, this coming November, fans na ako. Oo. Sabi ko, sige ma'am, baka po pwede ka akong maisingin mo ako. Sabi ko gano'n, as a barista. Mm-hmm. Sabi niya, okay, sige, inform agad kita pagka nakaalis na ako para mas mabilis yung process. Sabi niya po gano'n. Ayun nga, nag-resign sa kanyang trabaho sa Qatar si Donna at umuwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas December 2020. Kinontak niya si Yasi na ang buong akala niya ay nasa Dubai. Ngayon po, nung nakauwi ako ng Pilipinas, sabi ko, nandito, sabi ko, ma'am, nandito na po ako sa Pilipinas, gano'n, ganyan. Sabi niya, okay, sige, pagka medyo maluwag na yung schedule mo, mag-asikaso ka na ng requirement, sabi niya, gano'n. Sabi ko, sige po, bali pinatapos ko lang po yung pasagot bagong taon, tsaka po kami nag-asikaso ng requirements. Sa ganda ng magiging trabaho niya sa Dubai, inimbitahan pa ni Donna ang kanyang kapatid at boyfriend na naakit rin sa prospect ng magandang trabaho abroad. Ang dalawa ay nag-resign sa trabaho nila sa Pilipinas. Tatlo na silang biktima ng scammer na si Yasi. Sinunod nila ang instruction ni Yasi. Nagpa-medical na silang tatlo noong January 2021. Sabi niya, after niyo mag-medical, magbayad na agad kayo ng placement para kayo yung mauna sa processing. Kaya nagbayad na po kami February 1st week. Nung nagbayad po kami ng February 1st week, sabi po niya, okay, sige, ipaprocess ko na yung papers niyo for visa, sabi niya po gano'n. Ngayon, natapos na po yung February, wala po kami kahit anong balita. Una nilang ibinayad ay 60,000 pesos, 20,000 pesos bawat tao. Tinanong ko po siya kung kanino po namin ipapadala yung pera, sabi niya po sa kinakasama niya. Is yung pangalan nga po, Jerry Mergiano. Ngayon po, matatapos na yung March kasi sabi niya, mag-ready na kayo, baka anytime makaalis kayo, ganun. Eh, syempre po, para maging prepare po kami sa lahat, yung kaming kapatid ko, bumili na po kami ng mga gamit. Ngayon, natapos na po yung month ng March, wala pa rin pong balita. Sabi niya, pending to, ganito, antay-antay lang to, standby, sabi niya. Hindi pa rin nakaramdam ng duda si Donna. Lahat ng dokumentong ipinapaasikaso sa kanila, ginawa nila. NBI clearance at kung ano-ano pa. Ma'am, okay na po, fit to work na kami, ganito ganyan, sabi namin sa kanya. Okay, sige, sabi niya, antayin lang natin yung processing. Hanggang meron po kami conversation ng April, Donna, baka pwede kong makuha yung another payment para sa visa. Yung po yung 25,000 para makuha namin yung 45. Siyempre naman po kami, nagkikisunod-sunod lang kami kasi madami na nga po namin na gastos. Hindi na natapos sa kakapangako si Yasi. This coming Sunday, pupunta kami ni Boss sa parang embassy po kasi ilalakad na namin yung mga visa niyo. Sabi niya, after one week, lalabas na yung visa niyo at makakaalis na kayo. Sabi na naman doon. Ngayon po, matatapos na naman yung buwan ng April, wala na naman po nangyari. Wala po siyang paramdam. Kesyo holiday nga po, nag-Ramadan. Hanggang sa dumating na po yung May, wala pa rin po. Ngayon, pinupush niya ako, nabayaran ko pa yung another 55,000. Sabi ko, ma'am, wala na akong nilalabas na pera kasi pupush na nga. Sabi ko, yung mga binayad namin sa'yo, inuutang lang namin at tumubo na ka ako ng tubos. Wala nang maibigay si Donna. Ang kapatid niya at boyfriend ang nagbayad ng additional 25,000 pesos. Ngayon, pagdating po ng May, parang siguro nag-a-alibay na lang siya. Sabi niya, o sige, gantong araw, may mag-i-interview sa inyo, through call. Pinag-download niya po kami ng Zoom. Pagdating po ng gabi, sabi niya, sige, may tatawag sa inyo. Tapos yung call po na nangyari, kasi sandaling-sandali lang po, siguro baka friend niya lang po yun na nasa ibang bansa. Eh pag kami ni-message po namin siya, lagi sinasabi na patulog pa lang siya, ganun.
Nang may isend sa kanila si Yasi, nakita nila ang pangalan ng lalaki sa screenshot nito. Kinutuban na sila. Nag-search sila sa Facebook at nahanap nila ang profile nito. Bumulaga sa kanila ang katotohanan. Hindi lang sila ang na-scam ni Yasi. Tapos yung iba, nakagastos ng almost 70,000 kasi siya. Wala na po kami kasi hindi kami nagmakawala kasi ang laki na po ng pera na hindi sa kanya. Gumawa sila ng group chat sa Facebook. Doon sila nagpalitan ng impormasyon. Nang magsumbong si Donna sa atin Kuya Mon, sabi niya gusto nilang maipa-deport itong si Yasi. Nagulat siya nang may mag-comment sa chatbox nila na paano mo ipapa-deport ang isang taong nasa Pinas naman? Sabi namin, anong nasa Pilipinas? Eh, nasa Dubai siya. Kasi nung araw po na yun, nakachat ko pa siya. Kasi kinabo nga siya, nakachat ko pa rin. Nag-send ng proof ang tao kay Donna na nakaharap nila si Yasi sa Pinas noong May 12, 2021. To be safe po, kasama ko sa kasama ko na po, binabungasan po lahat na ukapo po na sa lugar niya. Wala siyang idea na alam na namin na nandito siya. Pinatawag po namin siya sa barangay, nagpa-bladder po kami. Kaharap ang lupo ng Barangay Libis, Binangonan, Rizal, nagkomprontasyon sina Donna at ang illegal recruiter na si Yasi. Sinabi po lahat, sinalisay po lahat. Tapos sabi po sa kanyang lupo, ma'am, alam mo ba kung ano pwede maging kaso mo ito? Illegal recruiter ka, sabi ko. Walang takot si Yasi. Umamin siya, harap-harapan. O po, illegal recruiter po ko since 2014. Sabi niya po ganun. Inamin niya po talaga yan. Sabi sa kanyang lupo, o ayan, inamin mo na illegal recruiter ka talaga. Mayabang pa itong si Yasi, babayaran daw niya lahat. Nagkaroon sila ng pirmahan sa Barangay Libis. Halagang 20,000 pesos ang unang ibinalik ni Yasi sa grupo ni Donna. Nang matunugan niyang lumalapit na sa aming tanggapan sina Donna, nagbigay pa ito ng 40,000 pesos. Isipan po namin alam ulit kung kailan ulit magbibigay. Parang ginagawa niya po kami kulugulugan. Tapos hindi daw po niya kayang ibigay sa amin yung mga demand namin. Sa mga sumunod na meeting sa barangay, hindi na nagpapakita itong si Yasi. Nanay na lamang niya ang humaharap. Desidido sina Donna na papanagutin si Yasi at ang kasapakat niyang si Jerry Veridiano. Para hindi na po talaga siya pamarisang kasi sobrang grabe po yung information na ginawa niya sa amin. Depression, tapos ang dami po nasayang na panahon sa amin. Nagkang dahirap-hirap po kami sa lahat ng mga ginawa niya sa amin. Na wala kami trabaho, nag-aantay ng pagkakan siya, wala. Sobrang yan po kami ginawa lahat. Hanggang pati kami magkakapamilya mismo, nagkakagulo-gulo na kasi parang pandahuli, nagkakasisiyan. Eh wala naman po kami magagawa kasi naibigay na po namin yung pera lahat. Sinubukan naming tawagan si Yasi, hindi na namin makontak. Nakipag-ugnayan din kami sa Barangay Libis, Binangonan, Rizal para malaman kung may mga reklamo ba silang natanggap tungkol dito kay Daisy Ramos o alias Yasi. Nakausap namin ang chief tanod ni si Roji Bernaga. Yan po daw ay umamin na illegal recruiter daw ho siya dyan sa inyong barangay. Parang narinig ko yun ma'am kasi pagka-blatter ko po, nire-refer po namin sila sa mga lupon, yung taga-pamayapa ng barangay. Lahat naman daw ng mga napag-uusapan sa lupon ay nakasulat sa kanilang record book. Sa ngayon po ba ay nandyan pa po sa inyong barangay? Ito pong nire-reklamo ng aming complainant. Ma'am, parang hindi ko na po nasisipan dito. Parang negative na siya. Wala na. Pero ma'am, meron akong ilang update sa inyo. Meron po siyang sinesettle na binabayaran. Taxi po ako. Nagagawa po ako ng kasunduan nila. Marami po bang reklamo kayong natatanggap laban po dito kay alias Yasi? Ma'am, marami po. Pero ngayon, taga-ibang bayan, Pampanga, Baguio, Isabela. Dahil hindi namin makontak si Yasi, tinawagan namin ang kanyang inang si Ursula Ramos. Totoo ba na kayo ang humaharap sa barangay in behalf po ng inyong anak? Opo. Ano ho ba ang plano ng inyong anak tungkol po dito sa mga nagre-reklamo sa kanya? Actually, nagbabalik po siya ng pera dun sa mga aplikante. Tinanong din namin si Ursula tungkol sa pagiging illegal recruiter ng kanyang anak. Hindi ko po alam yun. Kahit po yung pagharap ko sa barangay, ako lang po yung naging ano nila para sila makausap. Hindi niya din daw alam kung nasaan ngayon ang kanyang anak. Tumatawag lang daw ito sa kanya, dati raw OFW din ang kanyang anak. Kung kami ang tatanungin, ang plano namin ay usigin itong si Daisy Soriano Ramos alias Yasi. Tutulungan namin ang mga biktima niya na makapagsampa ng kaso laban sa kanya. Meantime, mga kaibigan, tandaan niyong mabuti ang mukha at estilo niya. Maibabalik pa kaya ang kabuuan ng perang ninakaw niya sa mga kawawang biktima?
your guess is as good as mine. Magbabalik po ang isumbo mo kay Tulfo. Sino ang dapat sisihin? Ang scammer o ang nagpapascam? Ang manloloko o ang nagpapaloko? Well, it takes two to tango. Maaring sisihin ang mga biktima dahil naging gullible sila, nagpaloko sila, go ahead. Pero hindi yon ang punto ng ating presentasyon. Ang punto ay matuto sa masamang karanasan ng mga na-scam at panagutin ang mga nang-scam. Huwag maakit ng easy money at mga pangakong too good to be true. Matuto sa karanasan ng mga Imelda at Ella na biniktima ng Masamart. Sa simula pa lang, malinaw na ang Masamart ay isang Ponzi scam. Tungkol naman sa Ayuda scam, palagay ko po may basis ang duda ng mga biktima. Paano ba nakapasok sa system ng StarPay at DSWD ang mga scammers? I ask this in the light of their avowed declaration. Sabi nila, the DSWD's initiative to tap StarPay comes on the heels of the growing need to implement safety precautions as well as to ensure that funds go directly to beneficiaries in a safe and secure manner. Safety precautions, assurance na ang ayuda ay diretso natatanggapin ng mga nangangailangan? We are looking. Finally, hindi na rin si Ron Weber ang nagsabi nito, kundi ang mga ninuno nating Pinoy nasa huli ang pagsisisi. Para hindi na umabot sa mapait na ending ng pagsisisi, sa beginning pa lang, gamitin ninyo ang inyong kukote para sa mga ahensya ng gobyerno at sa kanilang partners, be accountable. Live up to your word. Man up! Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay!